lang. Alam niyo po kanina, akala ko po naliligaw ako. Hindi ko na po namukaan yung bahay. Laki po nung kinaganda. Eh, may kasalanan nga ako sa tatay mo eh. Ano po yun, Chang? Eh, mangyari, hindi namin nasabi ng tsuramon mo sa Kuya Teddy na naisanla namin tong lupa. Eh, saan niyo po ginamit yung pera? Sa pagpapaganda po ng bahay? Eh, okay lang naman po yun eh. Hindi eh. Eh, saan po? Sa negosyo. Eh, kasi ang Chong Ramon mo eh, nag-negosyo ng palaisdaan dyan sa Maylawa, sa kasamaang palad, binagyo, nakawala yung mga isda. Kaya ipit na ipit kami. Naisan lahat ng bahay. Paano niyo pa po napaayos itong bahay? Hindi naman kami ang nagpaayos nito eh. Sino? Si Angelito. Si Lito? Oo. Sa kanya namin sinanla itong lupa. Bait-bait nga eh. Imbising hilin kami, siya pang nagbigay ng pera para mapaganda itong bahay na to. Itanong mo sa kanya kung sino si Lito. Alyana, sino si Lito? Si Lito yung kababata ko. Handa ng kotse. Boss, handa na. Si Lito ay kasintahan niya dati. Mr. Secretary. I will make this quick. Kinidnap ni Cardo Dalisay at ng Task Force Agila ang anak ko. Alam niyo bang motibo nila? Inamit na hostage ni Cardo Dalisay ang anak ko upang makatakas. Siyempre bilang magulang, nag-aalala ko sa buhay at kaligtasan ng anak ko. Alam mo yung grupong yan ni Dalisay at yung pangkat niya? Para silang mga hayop na nakawala sa hawla. Meron ba kayong mensaheng gustong iparating sa publiko? Ako po ay nakikiusap bilang isang magulang na kung meron man sa kanilang nakakaalam kung saan nagtatago si Cardo at ang kanyang pangkat. Sana po ay pagbigay alam ninyo sa may kapangyarihan. Right now, they are at the number one sa most wanted list ng ating bansa. Dahil their group is a threat to society and they are very dangerous. Now, if you'll excuse me. Sir, last question po, Mr. Secretary. Oh, parang. Naayos mo na ba yung tulog ng mga babae? Uy, hindi ka kumikibo. May problema ba? Ramon, paano ba to? Ang laki ng problema nila, Alyana. Oo nga eh. Alam ka naman pabayaan natin yun. Pamangkin mo yun. Siyempre hindi. Kadugo ko yun eh. Tsaka ang laki ng utang na loob natin kay Kuya Teddy. Nakita mo naman. Sa atin pinagkatiwala yung mga ari-arian namin. Tsaka bata pa si Alyana, anak na nakaka na natin yun. Kaya nga dapat lalo tayo mag-ingat. Hindi biro yung mga kalaban nila. Kaya maraming dapat, walang makakalam na dito sila tumutuloy. Ha? Buwan mo. Ako pa ba? Margie? Nasaan ka na?
Nandito sa opisina, pero pauwi na ako. Tinutuloy niyo pa rin ang investigasyon sa First Lady, ano? Virgie, ayoko na makipagtalo. Ako din. Teddy, sana. Isipin mo ang lahat ng ginagawa mo. Siguraduhin mo na walang mapapahamak sa atin ng mga anak mo. Oh, pasensya muna kayo. Tiis-tiis muna. Maliit na ang bahay. Siksikan muna tayo. Ayos na po yan. Arevalos! Oh, kayo, Alyana, kayong dalawa ni Cardo, kayo muna ang gagamit ng kwarto namin ng Chong Ramon mo. Ay, naku, Chang. Kahit sasala na lang po kami ni Cardo. Hindi, ano ka po? Meron kaming kubo dyan na pwede namin tulugan, ha? Sigurado ko kayo? Oo naman! Puntok pinang kanahapon, ha? O, ano ba tingin mo sa akin dito, ha? Preso? Wala na akong karapatang gawin kung ano gusto kong gawin? Ano kasalanan ko sa inyo? Ba't niyo ako ginaganito? Huwag mo nang ituloy, Clarice. Matulog ka na. Matulog ka na! Matinding kaaway ko. What's gotten in your head? Ha? Daddy! Cardo, pangawalan mo ang anak ko. Huwag mo saktan si Clarice! Papatayin kita, Dalisay! Salamat sa tulong ninyo. Utang ko sa inyong lahat ang aking buhay. Walang anuman, General Bora. Handa kaming tumulong hanggat makakaya namin. Dalisay, muntik na tayo magkaroon ng problema kagabi. Nagtangka si Clarice na tumakas. Hindi na lang napigilan namin. Hindi tayo maaaring matakasan ni Clarice. Kapag nakaalis siya dito, sigurado malalaman ng mga kalaban natin kung saan tayo nagtatago. Huwag ka na mag-alala, Sir Cardo. Gawin ang bahala ni Espinosa sa pagbabantay kay Clarice. Huwag niyong aalisin ang mga mata niyo kay Clarice. Hindi siya maaaring makatakas. Yana, ang ganda-ganda dito, no? Tahi-tahimik. Malayong-malayo sa Maynila. Bakit pa kayo umalis dito? Noon kasi babo si Papa nagtatrabaho sa Maynila. Eh, nahirapan siya magpabalik-balik dito tsaka sa Maynila. Kaya napagdesisyon na nila ni Mama na doon lang kami tumira. Tapos, nung nagkuleyo naman ako, nakuha ako ng scholarship sa Amerika. Kaya doon ako nakapagtapos. Kaya pagkatapos graduate, doon pa lang ako ulit nakauwi ng Maynila. Tapos hindi ka na bumalik dito? Hindi na. Naging busy na ako sa pagtatrabaho noon. Tapos nakilala ko si Cardo. Naging mag-asawa na kami. Eh, yung sinasabi ni Aling Marie, yung ex mo, pangalan nun? Si Lito? Pugi ba? Babos, wala na yun. Kinalimutan ko na siya.
Kasi, yun nga, kinailangan na naming pumunta ng Manila. Hindi kasi naging maganda yung paghihulay namin nun. Saktan siya nung kailangan ko ng umalis. Eh, ngayong nandito ka, saan ba siyang makita? Mal. Oh, nakapalis tayo. Ah, oo. Tawagin na natin sila. Tara. Passcode! Hoy, Patrick. Oh. At nandito ka? Eh, tinutulungan ko si Aling Maring eh. Eh, sino nagbabantay kay Clarice? Nasaan tayo kaya hindi ka pwedeng tumawag sa kahit na sino. Hindi mo pakialam ko sa pagtatago nyo. Eh, pinagtangkaan nyo ang patayin yung daddy ko eh. Si Cardo walang utang na loob. Niligtas ko na nga tapos gagawin pa akong preso. Clarice, paulit-ulit na lang. Kung hindi ka titigil, kukulong ka talaga namin. Villafuerte, Espinosa, hindi ba pinag-usapan na natin to? Bantayan natin ang mabuti tong babaeng to. Yes, ma'am. Pasensya na po. Ayoko nang maulit to. Understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sir, sir! Boys! Patulong ka ma'am! Patulong! Oh, bilis! Kuna yun, andun yung mga damit yun, andun. Sa taas! Ay! John! Ay, ano? Eto na, yung mga damit sa bayan, yung mga damit. At saka yung, ay, teka! Yung ano mo, SIM card mo. Oh, siyempre. Ito, ano ka nakalimutan ko? Sige. Salamat, John. Kusina, magluluto na ako. Diretso kusina, ako makapagluto na kaga ng tanghalian. Lo, matatawagan na po natin si Lola Flora. Mabuti naman. Hala ko sa bigay ka. Ikaw ang tigas-tigas ng ulo mo, ha? Ang ganda-ganda na nga ng pakikitungo namin sa'yo. Ganito pa ginagawa mo sa amin. Masyado kang pasaway. Tapos, inutu-utu mo pa ako. Alam mo, sa susunod, hindi mo na maulit yun. Ano ba gusto mong mangyari? Papahama kami? Mamatay kami lahat dahil sa ginagawa mo? Masyado kang makasarili. Tandaan mo, isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil sa tatay mo! Mahal na yung problema. Si Clarice at si Bubbles nag-away. Ano? Bakit nag-away? Kasi sinusubo ko ni Clarice tumawag gamit yung cellphone ni Chang Maring. Nakatawag siya? Mabuti na lang hindi. Dahil merong lock yung cellphone ni Chang. Ano si Clarice? Kakausapin ko. Hindi na mahal. Kinausap na namin. Cardo, kinakailangan talaga natin bantayan ng mabuti yung Clarice na yun.